Hi mga kabayan, hi mga mommy. Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Shengha Park. And for today's video ay pag-uusapan po natin ang mga application na dapat nyo pong i-download pag nandito na po kayo sa South Korea. Whether kayo ay tourist or alam nyo na magtatagal kayo dito or kung may mga pamilya kayo na pupunta dito sa Korea, kailangan nyo pong tandaan ang mga apps na ito. Kumuha lang po kayo ng pen at ball pen ngayon na para ma-take note niyo po ang mga application na i-share ko po sa inyo. So, unang application na dapat niyo pong i-download ay ang Kakao Map. Pangalawang application na dapat niyo pong i-download ay ang Naver Map. Maglalagay lang po ako ng example on how to use the Kakao Map at Naver Map. Itong app na to ay Kakao Map. Kunyari, nasa bahay ako, dyan yung address sa taas kung saan ka, at sa baba naman yung destination mo. Kunyari, sa bahay, papunta sa destination ko, makikita mo dyan kung ano yung sasakyan mo, kung anong bus number at anong train or line train na sasakyan mo. Ang sasakyan kong bus ay blue, tapos yung train naman ay yung line 7 na yellow-green. At makikita mo din dyan kung ilang stop ba yung bababaan mo. Kung ilang bus stop at ilang train station yung kailangan mo pong babaan. At may nakasulat dyan kung anong bus station or train station. So next naman is ang Naver Map. Ang Naver Map po ay pwede po kayong mag-English dito. Masi-search mo po siya kung English po yung gagamitin mo. Pagbaguhan pa lang po kayo dito sa Korea, kailangan nyo po ang mga map na ito or app na ito. Kasi ito po ay helpful at informative. Lalo na pag kayo po ay may kailangan puntahan at hindi nyo alam kung ano yung dapat na bus nyo po na sasakyan. Ang kagandahan sa Korea, lalo na sa transportasyon, ay makikita mo po kung anong oras darating yung bus mo, kung anong oras ka kailangan mag-travel, at na-a-adjust mo po yung time mo, at makikita mo din yung picture dito kung saan talaga yung destination mo, at makikita mo kung anong oras. Huwag po kayong mag-alala dahil madali lang pong gamitin ang mga transportation apps dito sa South Korea. At kunyari, dumating na kayo sa inyong train station, makikita nyo po dyan kung anong exit sa train po kayo dapat bumaba. Kung exit 7 ba kayo or 1 to 7, makikita nyo po dyan. At dyan po yung labas ng train, makikita din nyo po dyan sa my picture. At take note, bago po kayo makapag-download or magamit nyo po ang Kakao Map, ay kailangan nyo pong mag-download ng Kakao Talk. Dahil pag mag-register po kayo ng Kakao Map, kailangan nyo po ng Kakao Talk application or Kakao Talk account. So don't worry mga kabayan, mga mommy, dahil wala po kayong babayaran sa mga apps na yan. Yan pong mga apps na yan ay free lang po. Pang tatlo na application na dapat nyo pong i-download ay Papago. Kung kayo po ay hindi pa po marunong mag-Korean, magbasa, or magsulat, at may mga words kayo na hindi nyo pa alam, you must download the Papago. Next mobile app na kailangan nyo pong i-download ay ang Papago. Ito po ay isang translator or translations ng mga Korean words to English or English to Korean at iba pang mga lingwahe. Pwede nyo din pong i-scan yung mga words na nasa gallery nyo po at automatic po yan na mag-translate into
English, at kung may mga signage naman po na may Korean words na hindi nyo po alam, pwede nyo pong picturean at automatic po yan na magta-translate into English. Ang papago po ay isang translator. Para po malaman nyo po ang mga words, pwede po siyang Korean to English or Korean to Tagalog. Kung kayo po ay magtatagal dito sa South Korea, lalo na sa mga kababayan natin na nag-work dito at kailangan nyo po ng remittances nyo at nag-worry po kayo kung ano ba ang mga remittance na pwede nyo pong gamitin, ito po ay may i-share po akong dalawang remittance application na sobrang legit at sobrang convenient at proven and tested ko na po na ginagamit ko po since dumating ako dito sa South Korea. Ang number one na remittance app ay GME remittance app. Pangalawa ay ang CoinShots. Madali lang po ang pag-register, so don't worry po. Ang importante, may number na kayo, may bank account na kayo, at may ARC na kayo para ready na po kayong mag-register sa mga remittances application. Actually, marami pa pong mga remittances na available dito sa South Korea through application. Yan lang munang dalawa ang i-share ko dahil yan po yung pinaka-proven at pinaka-madaling gamitin sa lahat ng application na nasubukan ko dito sa South Korea. So, gagawa lang po ako ng separate video sa ating remittances kasi ano po siya, mahaba po siya kung i-explain ko pa. So, yan lang muna ang i-share ko na application na pinaka-dapat nyo pong i-download pag nandito na kayo sa Korea. Whether kayo ay turista or mag-stay kayo ng 1 to 5 months, as long as mag-stay kayo ng matagal, i-download nyo na po yan. And thank you for watching and hope this video is informative sa inyo. At huwag nyo pong kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel para sa more video pa na gusto nyo pong malaman. Lalong-lalo na po dito sa South Korea. Thank you, kabayan, and thank you, mga mami, na nagsusupport sa ating YouTube channel. God bless, and bye!